Dati, ang kwento, pagka may Chinese, drug lord. Ngayon, pagka ang usap-usapan sa kalsada, pag may police, drug lord na rin. Masakit pakinggan yun. I'm sure all of you who are officers, ayon yung naririnig yan. Anyway, obviously, Congressman Gomez and Congressman Acob earlier, eh, meron talagang kwento na gusto nilang panindigan. Yung sinasabi nilang merong hot pursuit. Tama ba yun? Totoo bang may hot pursuit, Colonel Lulonan? Your Honor, it could prejudice to the pending case of Sergeant Mayo. May I request you executive session, Your Honor? Okay, thank you. General Domingo, meron bang hot pursuit? We'll better discuss it in executive session, Your Honor. Okay. Executive session. Okay. Ikaw ang pumirma nung affidavit. Ikaw yung arresting officer, di ba? Ikaw ang nagsabi na mag-hot pursuit. Meron wala? Merong hot pursuit? Manimindigan mo yan? Ha? Sige. So, the beef of the whole story, ladies and gentlemen, is the fact that merong nahuling pulis at merong attempt na pagtakpan yung pulis. Yun yung beef nung buong kwentong ito. At doon sa mga nangyaring mga actions taken by the police, maraming question mark sa isipan ng aming mga kasamahan. Kaya nga, nabubuo sa aming isipan na maring merong pagtatakip na nangyari. For example, diba, nahuli ng alauna, pero sa report, pilit niyong sinasabi na hindi alauna nahuli. Kundi nahuli ng October 9 ng 2 o'clock ng madaling araw. Ang nakakatawa, ginamit sa follow-up operations si Mayo, pumunta sa Pasig ng alas 9 ng gabi. Siya pa yung arresting officer. 3 hours later, alas 2 ng madaling araw, hinuli rin siya. At siya ang involved sa isang bypass. Hinuli si Mayo, alas 2 ng madaling araw, galing sa Pasig, hinuli siya sa Santa Cruz, Quiapo. Medyo Salmingo, ikaw ang pumirma ng report sa Pasig. Alam mo ba yun? Yung report na yan, sir, hindi na po. Meron kang spot report sa Pasig. Did you know that you were the one who signed this report? Progress report. Progress report, Your Honor. So, sinabi mo dun na merong na-aresto si ang SACP. What does SACP mean? Jerome, merong connection to above, blah, blah, 6:20 p.m. October, etc., etc. Arrest of Juden Francisco et al. Ikaw ba si Michael Angelo Salmingo? Yes, Your Honor. So ikaw may nag-submit itong progress report na to? Yes, sir, to inform the command group that Juden Francisco et al. Was already presented before the court to and inquested, Your Honor. So you know all the while that there was a follow-up operation na nangyari sa Pasig? Yung sa report na yan, sir. Anong sa report na yan? Prior to this report, hindi mo alam na merong follow-up operation? Meron, Your Honor. Alam ko po, Your Honor, pero I was not there, Your Honor. But kanina, I was asking you if you know that there was a follow-up operation sa Pasig. Sabi mo, wala, hindi natuloy. Hindi po ako natuloy sumama, Your Honor. I was supposed to drive Sergeant Mayo towards Pasig, Your Honor. So who drove Sergeant Mayo there? Yung driver po na kasama ko, Your Honor. Sino pa kasama niya? Yun lang, sir. Silang dalawa lang po. So silang dalawa lang magpa-follow-up operation sa isang malaking bodega sa Pasig? No, Your Honor. May mga nauna na pong SOU NCR personnel doon. Would you know? Would you be able to identify sino? Mm-hmm. Sino yung nauna? The team of Lieutenant Hornadal, Your Honor.
So sila yung nauna doon? Yes, sir. Okay. Dito eh. Hmm. So, in your opinion, merong hot pursuit? Your Honor, after the operation in Pasay, supposed operation in Pasay na hindi na po natuloy because of the instruction to return Mayo to WPD Lending, pagdating ko po sa WPD Lending, I turned over the vehicle and the person of Sergeant Mayo to Colonel Olonan. I reported at the second floor where he is standing and said na, sir, andyan na po si Master Sergeant Mayo sa baba. Sinoli mo siya? Yes, Your Honor. Anong oras mo siya sinoli? Around 11:18 yung pag-arrive namin, Your Honor. 11:18, he was at WPD Lending? Yes, sir, from Pasay City. You see? Tapos sinabi ang report na pinirma mo yung affidavit, alas 2 na madaling araw, may hot pursuit. Eh, alas 11 sinoli niya sa WPD. Mr. Chair, alam niyo kung bakit pinipilit yung hot pursuit? Kasi hindi nila ma-justify yung pagpasok nila sa kwan eh, sa or ano yun? WPD Lending. Oh. Kasi wala naman silang search warrant na dala. Tinapay naman. Simpleng-simple lang yan. Dina-justify nila yung pagpasok doon sa kwan sa WPL. Kaya pinipilit nila na may hot pursuit to justify their illegal entry into the office of Police Master Sergeant Mayo. Yun lang naman ang kwan yan eh. Eh, bulahin nyo na ngayon. Papunta pa lang kayo. Pabalik na ako eh. Tapos ganyan ang sasabihin nyo sa akin. Okay. And Police Colonel Ibanez, nakita ko yung pagtuturo mo dun sa constituent ko. Yeah, huwag mong gawin yun. Sorry, Your Honor. Kasi kung magsalita siya, kasama ka sa masasabit. No? To tell you frankly. Thank you, Congressman Jacob. Earlier, okay. Mr. Inquiry lang, Mr. Chair. Is it normal for a companion to teach a resource person while he's being questioned? Sorry. Is it a normal practice, Mr. Chair, na yung companion ng resource person tinuturuan niya? Well, hindi. This is the case of Colonel Ibanez. Tinuturuan niya nandun yung sa likod niya. Kunyari nakatalikod pero yung salita na ganyan. Yeah, ano? Na notice ni Congressman Acop observed that si Colonel Ibanez is coaching constituent niya. Yes. So he was already warned not to do it again.